Lahat siguro tayo ay naranasan ng hindi makatulog sa gabi dahil sa mga pag-aalala. Pero paano nga ba malalaman kung ang ating pinoproblema, anxiety na pala? Tungkol dyan ang ikukonsulta sa atin ni Heidi Lacorte Velasco. Ang sabi niya, mayroon akong anxiety, ano po ang gagawin ko para makatulog ako ng maayos? Naku Heidi, alam mo, isa talaga sa pinaka-common na mental disorder ang anxiety. Ito yung paulit-ulit o matinding pag-aalala o takot sa mga posibleng mangyari sa ating mga buhay. At risk dito ang mga taong stressed o mga mayroong negatibong karanasan. Ayon po sa mga pag-aaral, mayroon ding genetic predisposition ng anxiety. Nasa 25% ng mayroong mga anxiety ang mayroong mga kamag-anak din na nakararanas nito. Pwede rin dahil sa iniinom ng mga gamot o sobrang pagkonsumo ng caffeine na nakapagpapalala ng sintomas. Pwede rin bunga ng iba pang mga mental health issue katulad na lamang ng phobia, post-traumatic stress disorder o PTSD, panic disorder o major depressive disorder. Masasabing anxiety at hindi na normal ang pag-aalala kapag mayroong kaakibat itong pagbilis ng timbok ng puso, panginginig, matinding nerbiyos at kawalan ng maayos na tulog o pahinga. Isa sa mga epektibong lunas dito ang pagsailalim sa psychotherapy. Mahalagang umiwas sa mga bisyo at magkaroon ng healthy diet at lifestyle. Ang tamang sleeping habits at pagiging malinis sa sleeping environment ay susi rin sa komportable at mahimbing na pagtulog. Kung hindi pa po iyan uubra ay mayroong mga sleeping pills din na maaaring ireseta ng sumuri sa inyong espesyalista. Sleep well mga kapatid, para sa mga gusto pang mag-ask Doc Dex dyan, mag-comment o mag-message lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.